So, para sa tutu dress natin, kailangan natin ng eto, crocheted na to, na tube. Gagawin nating tube. Yan. Ito, base sa sukat ng katawan ng magsusuot na bata. Kukunin nyo yung sukat ng ano niya, ng dibdib niya. And then, gagawa kayo ng, magkocrochet kayo ng ganito. Pero huwag nyo eksakto sa sukat ng bata kasi ano, nag-i-stretch pa to eh. So maganda yung siguro mga ano, half inch na ano, na maliit kaysa sa sukat niya. Kung sakali naman, maya adjust naman yung tali niya dito. And ito, cord. Meron akong tutorial nito. Lalagay ko na lang yung link sa ibaba ng description ng video na to. And then, eto mga leaves. By the way, ang gagawin pala natin ay yung tutu dress na strawberry inspired na tutu dress. So, ito yung mga leaves natin. Meron na din akong tutorial nito kung paano ito gawin. Nilalagay ko din sa description box. And then, ito. Nabibili ito sa mga arts and crafts. Ito yung gagawin natin. Ano. Or kahit na anong kulay dilaw, no, pwede nyo ilagay sa, ano, mamaya gagamitin natin yan. And then, etong strap, para sa strap, meron na siyang, yan, tatlong butas, adjust, para, kung malaki man, or mahaba man, may adjust siya. And then, ito, dalawang botones, kailangan, para pagsuotan ng strap. And then, last, etong tool, yan, tool natin. American tool, soft tool ito, hindi yung matigas. Pinutol-putol ko na based sa sukat ulit na gusto na ni client. So, so ano, start na. Ready na ba kayo? Just watch this video para ready na ba kayo? Sige, subscribe na para masaya, 'di ba? So, ang gagawin natin, ito, itong tube. Ito 'yung ano, ang stitches nito ay single crochet, treble crochet, at saka 'yan, treble crochet, skip 1, then chain 1, then skip, double crochet ulit. Chain 1, then skip, double crochet, ganun lang siya. Ah, treble crochet pala. Hindi siya double, treble crochet siya. And then, yan, paulit-ulit lang siya na ganyan. And then, pagdating dito, skip ka na ng isa. Tapos, hanggang sa makuha mo yung desired length. Ito, may sukat din ito, kaya kukunin nyo yan sa client nyo. Yung kilikili, mula kilikili hanggang sa baywang. So, ito ay 11 cm ang sukat nito. So, ito yung ibabaw. At ito yung sa likod. Then, ilalagay natin yung ang ating mga leaves. So, by the way, ang gagayahin pala natin ay ito. Pa-flash ko dito sa video. Ayan, nakita nyo ba guys? Pasensya na kung medyo maingay yung mga bata ha. Pero siguro pakinig nyo naman ako, diba? Yan. Yan. Una, hahanapin natin yung center na itong tube. Yan. Then, mamarkingan natin. Yan ha. So, ayan ang center. Itatahiin natin. Pwede nyong kamayin. Tatahiin natin dito yung strap sa gitna. Yan, ganyan. Yan, tatahiin natin. Pwede nyong kamayin or kung may sewing machine kayo, tatahiin nyo lang na ganun. So, ayan, natahi na natin yung strap sa gitna. Yan. Tinahi ko siya ng sewing machine since may sewing machine ako. Or, pwede nyo naman itong kamayin or kaya
isama nyo sa gansilyo. Bahala na kayo kung paano nyo yung gawin. Alam ko naman na ano, very creative kayo. Basta i-attach nyo lang yung strap sa pinakagitna. Okay? Then, so ngayon, ilalagay natin, i-assemble natin yung mga dahon. Make sure na itong mga malalaki nasa gilid. Yan. Nasa dalawang kilikili. Tapos yung mga lumit-liit sa kanya. Yan, nandyan. Okay. Yan, ganyan. And then, ganyan lang, i-assemble natin. Itinan natin siya kung paano tatahiin. Kailangan center pala dun, ha? Check nyo. Parang bading. Maliit ito. Tama ba? So, yan. And then, ito yung maliliit. Yung maliliit sa gitna. Yan. Tatahiin nyo yan. Lalagay pa tayo ng dalawa dito. Sa dulo. Kung kasya pa, kung gusto nyo, palagyan nyo pa hanggang doon sa pinakadulo niya. Yan. And then, yung mga maliliit, i-assemble natin dito sa gitna. Ayan, ganyan guys. Ayan. Ayan guys, ayan ang kabuuan niya. Kabuuan. Siguro ito tatahiin na lang natin, or ano kayo mas maganda, didikit or itatahi. Then tapos ito maganda, itahi, idikit nyo na lang dito. Sige, mamaya. So ayan na siya guys, tinahi ko na. Ayan. Tinahi ko na ang sewing machine. Kung wala kayong sewing machine, pwede nyo namang kamayin. Ipipin nyo muna sila. And then, kakamayin nyo na lang. Or, kung saan kayo komportable, kung pwedeng idikit na lang, pwede din. Pero itong gitna, ididikit ko siya ng glue. So, yan. Ididikit natin na ilagay natin doon. Kung gusto nyo kamayin, kamayin nyo na lang. Kung tahiin nyo na lang ng kamay. O kaya ito, pwede nyo din na glue na lang. And then, lalagyan natin siya ng ganito. Dito sa gitna. Ano kayo maganda? Madami ba? Or, maganda siguro madami. Para medyo lumaki-laki. Yan, diba? Isa-isa lang. Ibutas pala siya sa gitna. Pwede nyo din silang tahiin. Kaya kahit na anong pwede nyo ilagay dyan. Diba ibabas mga beads? Kahit anong beads pwede nyo ilagay dyan. Namaya na natin ilinisin yung glue. Yan. Ayan. Yan, hihintayin na lang natin silang matuyo. At pag yan, natuyo na siya, babalik pa din. Hanapin natin yung kung saan natin ilalagay yung mga dalawang botoles kung saan ito isusuot. So, saan natin ilalagay? Dito. Siguro dito sa between na sa tuwano na ito. Dito sa loob natin ilalagay para hindi siya kita. Tindo. Hayan.
siya doon. Oh. Yun, ganyan, ganyan. Or kahit naman pag ganito, 'di ba? Sa loob. Tatahiin natin ang kamay. Kuha tayo ng karayom at sinulid na kulay green. Right? Be careful sa karayom. Kanina pa ako natutusok eh. Simula pa lang doon sa mga pin na ginamit ko. Kanina pa ako natutusok. Siguro ipad na lang natin ng konti dito. Yan. Dito na natin insert yung ating karayom. Yan. Para hindi kita sa labas. Hindi naman siguro ma-hurt si Bibi dito, di ba? Tsaka saglit lang naman niya susutin. Let's go, let's go, let's take it easy. Yan. Ilalak. Tama na siguro. Isa pa. So, yung kabila naman dito. Ayan, nailagay na natin yung botones. Na-try natin. Pwede siya doon. Dito or dito. Ayan. Ayan. So, ang ilalagay naman natin ay itong cord. Sabi ko nga may tutorial ako dito kung paano gawin itong cord na ito. Ayan. Ganyan din ang pwedeng gawing cord pantali sa mga sapatos. Lalagay yung link nasa ibaba ng video na to. Yung paglagay naman nito, tignan nyo, hindi ako naglagay ng butas kasi pwede naman siya i-insert dyan kahit saan dyan. Ang problemahin kung saan ibubuhol. Kung magmumula ba dito, pababa, para dito ibubuhol. Ano? What do you think? Or dito pa pataas, pataas pala. Kasi pag tatanggalin, pag ganun, di ba? Pag ganun ang ano niya, ang buka niya. So, dapat pala sa ilalim mag-start. Nag-isip pa yun. I-insert mo lang siya sa yan, mga in-between do treble crochet. Yung kabila. Papantayin niyo lang siya. Tapos, hindi ba dapat? Ayan. Ayan, ayan na siya, guys. Pag mataba yung bata, pwede naman i-adjust yung tali, oh. Payat naman, pwede pa yan i-adjust. Yan, tali. So, ayan, malapit na siya matapos. So, gagawin na natin yung sa baba, yung tutu dress. Yan, ito. Dito natin siya i-insert dito sa mga in-between spaces na ito. So, alam niyo na ba kung paano ilagay? Ako hindi pa. Pag-aaralan ko pa. Yan. So, ganito ang paglalagay ng tool. Ito, huwag niyo ito, yung sukat nito, ito sa aludya, ang sukat ng ano, from waist to kung hanggang saan kahaba. Then, papasok mo ito dito. Papasok mo sa butas. Ayan. Ayan. Kasa ng gitna. Ayan. Pag nakita mo na gitna, kukunin mo ngayon yung body. Yan. Papasok mo doon.
magkaisa na tayo. Mag-i-skip siguro muna tayo ng dalawa. Or isa lang, isa. Pwede kaya yung isa. I-skip na lang tayo ng isa. Kasi kailangan ano siya eh. Dikit-dikit. Kailangan hindi makita yung kaloob-looban mo ng bata. Yan. Na. So, hindi na ako nag-skip-skip. Lahat ng butas nilagyan ko na. And then, ito, kumuha ako ng tigi isang hibla. Halimbawa, ito. Tapos, ito. Ayan. Itatali yan dito. Tatali. Tapos, itong isa, tatali naman dito. Para, parang maging ganun-ganun siya. So, ang pinatali ko dito muna, yung Monaco yarn. Monaco yarn. Puputulin ko na lang to. Tapos, lalagyan ko siya ng ganito. Siguro, ano, ang gagamitin ko na lang, ayan, didikit ko na lang siya sa gitna nito para hindi kita yung yarn. Ayan. Ready na siya. Ayan, likod. Yan na siya mga sis. Ilagyan ko siya ng mga flowers. Yan. And then, ilagyan ko din siya ng lining. Lining sa ilalim. Yan. Yan. Para lumobo siya.